sa piling ni tatay. Part 2, ang katapusan. Panakanakang nagsasalimbayan sa alaala ni Nanding ang mga nakakasindak na tagpo. Mainit ang pagtatalo ng kanyang ama at ina nang tanungin kung nakuha na ang perang padala ni Marcel. Napagdalaman, napasubo sa sugal na karakrus si Mang Jomar. Sa galit ni Aling Grace, pinagkakabog sa dibdib ang asawa at pinapalayas na sa kanilang pamamahay ang sugarol niyang ama. Sa isang niglap, matigas na kamao ang pinakawalan ni Mang Jomar. Dumapo ang malakas na suntok sa sikmura ni Aling Grace. Gimbal si Nanding sa kanyang nasaksihan, lalo na nang makitang nangangapos ang hininga ng kanyang ina. Akmang saksaklaloan ni Nanding ang ina, ngunit maagap siyang hinablot ni Mang Jomar at ipinalibag sa isang sulok ng bahay. Pagkabalibag, tumayo ulit si Nanding para pigilin ang ama sa ginagawa nito kay Aling Grace. Kitang-kita ni Nanding, pinag-uuntog ang ulo sa pader, dumadalaw yung dugo na siyang dahilan ng pagkalagot ng hininga ni Aling Grace. Sumisigaw si Nanding, umihingi ng saklolo, ngunit dahil malayo ang kanilang bahay sa mangilan-ngilan nilang kapitbahay ay walang nakarinig. Hindi pa siya alos makatayo, lumapit ang kanyang ama, nanlilisik ang mga mata. Tinadyakan sa ulo ng ilang ulit, dahilan para mawalan ng ulirat si Nanding. Papatayin din sana ni Mang Jomar si Nanding, ngunit nagambala sa nadinig na ugong ng tricycle na tumapat sa bakuran nila. Ang tumarating ang kanyang panganay na anak na si Maricar, nagkataon binibisita sila. Mabilis niyang binuwat sa kwarto at hinihiga sa kama ang walang malay na si Nanding. Kinumutan, pagkatapos nagmamadaling binuwat ang wala ng buhay na si Aling Grace sa loob ng banyo. Palilitawin niyang nadulas ang asawa at nabagok ang ulo sa semento. Nagising, bumangon si Nanding sa palahaw ng kanyang ate Marcel. Ngunit, ibang Nanding na ang kaharap nila. Walang reaksyon na mababakas sa kanyang mukha. Parang baliwala din sa kanya ang pagkamatay ng ina. Nawala ang kinatatakutan ni Mang Jomar. Ligtas na siya sa batas ng tao ngayong sinanding na natanging saksi sa nagawa niyang krimen ay isa nang inutil ang pag-iisip. Ang hindi alam ni Mang Jomar, bumabalik na ang nakaraan sa mga gunita ni Nanding. Hindi niya inaasahan sisingilin siya ni Nanding sa brutal na krimen sa pagpatay sa kanyang ina. Bumangis ang dating maamong mukha ni Nanding. Ang dugong dumadaloy sa kanyang bibig, mataman niyang nilalasaan. Parang tigre, hindi sapat sa kanya ang sariling dugo. Uhaw si Nanding sa katarungan. Nanumbalik ang kanyang gunita, subalit ngayon,
na isa katuparan ni Nanding ang gustisya sa kanyang ina. Bumabalik na naman sa tahimik na mundo ni Nanding. Nakahandusay na dilat ang mata ni Mang Jomar. Ang dugong umaagos ay iniinom ni Nanding na akala niya ay tubig. Nang mabusog, pinaghihilamos naman sa mukha ang dugo ni Mang Jomar na tuwang-tuwa. Sa piling ng kanyang tatay, nakawala si Nanding sa malaimpyernong buhay. Higit sa lahat, nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Wakas.